Hello, good morning. As you can see, hindi pa ni ako nakapagbihis kasi sa sobrang pagod ko kagabi. So, Thanksgiving Day is over. Friday na ngayon. Usually, Black Friday, nagsha-shopping kami. But this time, hindi kami nagpunta kasi parang nagsawa na kami. And then, sobrang mahal na rin yung mga bilihin. Parang hindi na worth it para mag-shopping. Ayan yung aking Christmas tree. Hindi ko pa siya napapatay kaya kailangan patayin ko siya kasi magdamag na siyang naka-open. And then, patayin natin yung ilaw na yan. Kabukas naman na yung ilaw dito. So, ang gagawin ko today, for today's video is, wala, walang kwentang video. Magliligpit tayo, maglalaba. Ayusin ko pala yung basura sa labas kasi kailangan kong i-ano yung mga boxes. Gagamitin ko kasi yung washing machine. So, usually ito, kasi hindi kami, kasi wala kami masyadong storage dito sa bahay. Ginagawa kong tambakan tong oven ko. You know, parang typical Filipino ba? Kaya ano. Tapos, mamaya, kasi kanina, naririnig ko umuulan. Kaya alam ko malamig sa labas. Kaya hindi rin worth it para pumila. Kasi pag nag-shopping ka ng Black Friday, talagang maraming pila yan. Pipila ka sa labas. Ayoko nga, malamig. Kaya sabi ko, wag na. Mag-online shopping na lang ako. Marami rin akong mahahanap pag yung like online, ganon. Kaya mag-online na lang ako. Ayan, pupunta tayo sa labas kasi ayusin natin yung mga basura sa labas. Okay, ayan na. Kukunin natin itong mga basura natin. Para basura sa labas. Ayan, si Salt sa inyo, ang lamig. Umulan kagabi. Ay, kaninang umaga. Actually, nagising kasi ako parang alas 4. Naririnig ko siyang umuulan. Okay, make sure dala natin ang susi kasi ilalak natin yung pinto dahil medyo magtatagal tayo dito sa labas. Ayan o, see? Ay! Dali. Hindi kasi tayo medyo masyadong marunong maghawak ng... So, ayan. Ay, hindi ko rin naman naisara yung bahay. O, ayan na, tumutulo pa. Basa lahat ng mga sasakyan. Syempre, happy kasi libreng car wash. Pero, hindi happy dahil basa ang kapaligiran. Parang hindi ko naman ata maitatapon ang mga boxes dahil punong-puno na ang mga basura. Parang hindi ko ata maitatapon lahat yung mga box dahil puno yung mga basura. Eh, kailangan mabawasan to dahil medyo madami-dami na itong mga box dito. Well, actually, hindi naman pala madami. Tatatlo lang naman pala. So, pwede ko na lang sigurong isingit and then iwanan ko na lang yung isa para sa susunod na linggo naman. Kasi kailangan magawa to bago mag-pick up yung basura eh. I think nandiyan na ata siya, parang naririnig ko na siya. Pasensya na kayo kung medyo magulo kasi hawak ko lang yung camera eh. Okay, that's one. And then, ayan na nga yung basura. Ayun o, kung nakita nyo. Pero nandun pa siya sa kabila. Okay. Papasok na siya dito. Ayan. Pasok na siya. At least, naitapon ko yung dalawa. Ay, actually, apat na boxes yung naitapon ko. Plus, naitapon ko yung mga basura sa bahay. Although, marami pa. Kaya lang, nagde-declutter kasi kami ng mga gamit. Dahil feeling ko ang dami naming mga gamit na hindi naman kailangan, hindi nagagamit. Yan yung mga isa sa mga reason kung bakit ayaw ko nang mag-shopping. Kasi bumibili ka ng mga gamit na hindi mo naman talaga kailangan, 'di ba? Binili mo lang siya dahil wala lang, dahil naka-sale. So
Ngayon, medyo mahal ang mga bilihin. Tipid-tipid muna. Yung mga pinapamili mo naman is like pwede, mabibili mo rin naman yun na nakasell lagi. So kung kailangan mo, di saka ka na lang uli bumili, di ba? Pero ano, para hindi masyadong nag-i-stock dito, and then kagaya ng kailan yun, one time nag-declutter kami ni Rani, nagtapon kami ng mga gamit. Yung mga iba, kung pwede pang ibenta, binenta namin, mga ganun. Doon namin na notice na ang dami pala namin mga gamit na hindi nagagamit bago bili pa ng bili. Alam mo yun, na pwede naman pala dapat yun na lang yung gamitin. Kaso, dahil nga natatambakan, tambak, nagkanda patong-patong na lahat sila, hindi mo alam kung ano yung meron na sa'yo at ano, at pili, akala mo wala sa'yo pero meron pala. So, marami akong rice ngayon. Yung leftover na turkey kahapon, parang gusto ko siyang gawing ano, arroz caldo. Mag-arroz caldo tayo. Oh, kumain siguro si Alan. Nabawasan yung turkey. So, turkey, hindi ko alam. First time kong mag-aaros kaldo ng turkey. Kaya, ano, tignan natin kung ano yung magiging lasa niya. So, hiwain lang natin ang... Ay, nakalimutan ko yung aking sibuyas. Alam niyo po ba, medyo matagal na rin bago hindi pa ako nakakabili ng sibuyas. Kasi, itong mga sibuyas na to ay galing doon sa food line. Ayan, kung napanood nyo na yung mga vlog ko, may mga food line vlog ako dyan. And nilagay ko rin, kung kayo po ay taga San Diego, nilagay ko rin yung site, yung ano niya, link kung saan kayo pwedeng mga makakakita ng mga pila. Kasi matyaga ka lang talaga dito sa Amerika. Hindi ka talaga magugutom. At saka, maraming mga nagsasabi na para lang daw sa mahirap. Hindi po yan totoo. Dito po sa Amerika, lahat pwede. Mapamayaman ka man o mapamahirap, hindi nila tinatanong kung, hoy, mayaman ka ba o hindi ka pwede dito. Hindi sila ganun. Kaya, lahat po welcome. Sabi nila, ay, naku, pang mahirap lang yan, ganun. Dito po sa Amerika, walang mayaman, walang mahirap. Pare-pareho po tayong kumakayod. Yun nga po, yung topic ko, yung pwede kayong pumila, welcome po ang lahat na pumila doon. Wala silang tinatanong. Tinatanong lang nila sa inyo kung ilan ang miyembro ng pamilya nyo. So, kami, kagaya namin, apat kami. Yun ang sinasabi ko. Dahil yun naman talaga ang totoo, di ba? Tapos, maganda, may sasakyan naman kami. So, hindi mo masasabi na naghihirap ka or ano. Hindi nila sinasabi na, naku, hindi ka pwede dito kasi maganda yung sasakyan mo. O, naku, hindi ka pwede dito kasi may sasakyan ka. Hindi po sila naggaganon. Kaya, naku, itry nyo pong pumila. Magugustuhan nyo talaga. Kasi malaking tipid din po yun eh. Malaking ano, matitipid mo rin kasi... May time na nagbibigay sila ng mga karne, yung mga dilata, ganun. Siyempre, instead na bibilhin mo pa yun, pwede mo nang makuha ng libre lang. Kagaya ko, o yung mga spaghetti noodles, ganun. At least hindi na ako bumibili. Magkano rin kaya ang spaghetti noodles dito sa Amerika? So, eto na. Naluto na yung arroz caldo ko. Na ang sahog ay hindi chicken ha. Ito yung leftover na turkey from last night. Diba? Kasi kahapon ay Thanksgiving dinner. So maraming mga leftover. So ginawa ko siyang arroz caldo. Plus yung mga tira din na rice. Kasi titigas yung mga rice eh. Sayang naman kung itatapon. Diba? So yung palang turkey is from the... ano ba tawag doon? Yung food line. Nag-start na rin akong mag-laundry, nagtapon na ako ng mga basura, inayos ko na yung mga box,
ano pa ba? Nakapaglinis na ako ng konti, nakapaghugas na ako ng mga pinggan. So, ang dami ko nang nagawa ng, ano, habang nag-charge itong aking camera. Ayan, so ito na ang ating finish arroz caldo, turkey arroz caldo. Tama ba yun? Turkey caldo. Hindi, turkey arroz. Arroz turkey. Ayan. So, nandyan na yung asawa ko. Kagigising niya lang. Nakapagwalis na siya. Hindi ko siya pwedeng ipakita sa video kasi wala siyang t-shirt. Kasi mainit. Hindi kasi ako nagbukas. Mainit dito sa loob ng bahay namin. Thank you. Excuse me. Yun. So, tikman natin si arroz caldo. Okay naman. Lasa pa rin siyang arroz caldo. Kaibahan lang, hindi lang siya chicken. Pero, di ba si turkey pinsan din naman ni chicken? Kaya okay na lang din. Okay din yan. Init. Magawa ako ng kape kasi kape is life. So, kakain muna ako and then I'll be back. So, ngayon, nagre-relax na kami ng aking asawa. Nakaupo na sa couch. Dahil tapos na kaming maglinis, maglaba. Mamaya magluluto na ng tanghalian. On the way na rin ng mga biyanan ko dito kasi kukunin nila yung mga ginamit na pangluto ng turkey kahapon. So, hanggang sa muli. Thank you for watching. Follow us for more videos.